CJ. Over to Albine. Busta's time. Coach Peter. And Calvin up. Mga broads, meron nga po tayong reports dito po sa SMB kung saan ito pong SMB ay gusto nga po nilang kunin ito pong si Chris Newsom. Hindi nga lang talaga matuloy ito pong trade na ito mga broads dahil syempre patigasan talaga ang MVP at SMC Group dito sa one-on-one trade na ito. Ito po kasing Meralco Bolts, gusto nila ito pong si CJ Perez, pero ito nga ayaw rin pumayag na ito po ni Boss Al at ito namang SMC Group ay gusto nilang makuha ito pong si Chris Newsom nakapalit ni Terrence Romeo, pero yun nga ayaw naman ng Meralco ito pong si Terrence Romeo. Kaya nga hindi matuloy-tuloy ito pong trade negotiation nila. Pero ayon din sa mga reports mga kabroads, naghahanap na ng panibagong offer ito pong SMB para nga matuloy ito pong si Chris Newsom. So bakit nga ba gustong kunin ng SMB mga broads ito pong si Chris Newsom? Dahil ayon din sa mga reports natin, ito pong si Newsom ay parang nagde-demand ito ng trade. Dahil ito pong si Newsom may mga offers na nangarangan rin daw ito sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Japan B-League, ay ayon din sa mga reports natin yan. At rumor na rin mga kabroads. Pero yun nga, sabi rin dito ni Boss Al, so kung gustong kunin ito ng Japan B-League, eh why not offeran ito ng malaki ng SMC Group, knowing na ito pong si Chris Newsom ay isa rin ito sa mga dahilan kung bakit gusto niyang umalis or gusto niyang magpa-trade or gusto niyang umalis sa overseas. Dahil mga kabroads, gusto na nga rin ito na magkaroon or makatikim ng kampiyonato dito sa PBA. Hindi nga lang talaga nila makuha-kuha ang kampiyonato mga broads, dahil syempre alam natin na kontrapelo nga palagi ang Barangay Nebra San Miguel kapag nakakalaban nila ito sa finals. So mga broads, ito pong si Chris Newsom, malakas naman ang player na ito, veterano na maglaro ito pong si Newsom, at napakita niyang performance ngayon sa PBA last season sa All Filipino Cup, talaga makikita mo ang veteran na Chris Newsom mga broads. At yun nga, gusto rin kasi ito ng SMB dahil gumagawa talaga ito ng play, ito pong si Newsom, at gumagawa rin talaga ng spacing. Kaya nga 'di ba mga broads, hindi naman kukunin ng Gilas yan last window kung wala lang 'di ba mga kabroads. Kaya nga itong si Newsom ay talagang gusto rin ito ni Boss Al. Yun nga lang mga broads, 50-50 pa ang mangyayari dito dahil pinag-iisipan pa ni Boss Al kung sino nga yung babalasahin niyang players para nga magkaroon ng magandang offer dito po sa Meralco Bolts. At yun nga mga broads, once na magagustuhan yan ng Meralco Bolts mga kabroads, papatusin talaga nila ito pong trade na ito. So talagang bigating trade ito mga broads. At kung alam nyo lang mga broads, miminsanan lang mag-trade ang SMC Group at MVP Group ha. Kaya nga kapag magkakaroon ng trade yan, kailangan fair na fair mga broads, walang lopsided dito. So kaya hindi nga lang matuloy-tuloy dahil dalawang team na ito ay talagang patigasan sa trade negotiation na ito. So ikaw mga broads, dapat pong ipush ito ng SMB na makuha ito pong si Chris Newsom, at worth it ba ito pong si Newsom kapalit ng isa sa mga superstar player ng SMB? So komenta mo lang ang opinion mo dyan mga broads, at isa natin yan. So dito nga kabilang balita, Phil Canadian James Canlas Kwekute mga kabroads ay nag-declare nga po na next PBA draft ay magpapadraft na ito mga kabroads. So sabi nga niya dito, pwede siya dito sa PBA or pwede rin sa overseas. So ito pong si Kwekute mga kabroads, nasa San Beda Red Lions po ito. Siya po ay 6'2 or 6'1 guard, at yun nga naglalaro siya ngayon sa NCAA Season 98 campaign. So hindi lang naman basta-bastang guard ito mga broads ng San Beda, dahil starter rin ito, at yun nga napakaganda ng performance niya ngayong Season 98 dito po sa NCAA. So kumakamada lang naman ito si James Kwekute ng 16.3 points per game, 4.3 rebounds per game, at 3.3 assists per game. So kung makikita nyo sa stats niya, talagang scorer ito pong player na ito. So hinahalin tulad nga ito sa scoring ni CJ Perez, at yung galaw naman ito ay parang Simon Enciso, Jericho Cruz.
So ito pong si Kweko Tay, mga bros, ay gusto rin ito ng Barangay Ginebra, San Miguel. Yes, mga bros, ayon din kasi sa mga reports natin, ito pong si Kweko Tay ay papunta na ito ng overseas. So ito pong nga pong SMC Group, or ito pong si Boss Al Francis Chua, haharangan yan. Ito pong si James. Dahil alam naman natin, ito pong SMC Group, kayang-kaya nila mangharang yan. Lalong-lalo na kapag humarang yan, tapos meron kang lintak na lintak na offer, tapos mga bros, napakalaki pa. So ito pong si Boss Al, baka nga gusto niyang i-draft or kunin ito pong si Kweko Tay, maski sa first round or second round pick ng next PBA draft, dahil malaking tulong nga ito sa kanila. Dahil ito pong si Kweko Tay scoring ito. Dahil kung nalalaman nyo, mga bros, ito pong Ginebra, naghahanap na nga ito ng future LA Tenorio, dahil yan nga. Ito pong si LA, hindi na rin naman kasi ito na bata, dahil yun nga, nagkakaedad na ito pong player na ito. At gusto na rin ito ni LA na ipawaubaya din sa mga batang players. So ito pong Ginebra, gusto nga po nila ito po si James Canlas Kweko Tay na maging next LA Tenorio nila. So bata-bata pa rin naman ito pong player na ito. 24 years old na ito, mga broads. At yun nga, hinug na ito pagdating ng PBA draft. Kaya nga gusto na ito sa overseas eh. Dahil hinug na siya, mga kabroads. So ganyan siya ka-confidence kapag, I mean, ganyan siya ka-confident na gusto niya talaga sa ibang bansa, dahil yung kanyang potential ay talagang may future pa sa ibang bansa. Gusto niya kasi ng mas magandang offer, mas magandang liga, mga kabroads. Pero yun nga, ito pong si Boss Al, interesado kasi sa player na ito. Alam mo naman si Boss Al, mga kabroads, di ba? Kapag itong si Boss Al, ginusto niya yung player, ay talagang makakukuha niya. Katulad na nga lang ni Malonzo, di ba, mga kabroads? So kung si James Canlas Kweko Tay ang magiging future guard ng Barangay Ginebra San Miguel, ay talagang gaganda ang laruan nito, dahil scoring ito pong player na ito, lalong-lalo na kapag nangihingi or nangangailangan ng production ng numbers or points ito pong Ginebra, pwede silang mag-go dito kay James Canlas Kweko Tay. So pwede pa itong ma-improve ni Coach Tim Cohn, mga kabroads, lalong-lalo na parang marami ng option or mas magandang mas maraming option ang Ginebra pagdating sa scoring. Pwede na kay Pringle, kay Scotty, kay Malonzo, kay Pesumal, kay Stone Hardinger, kay Kweko Tay in the future. So ikaw, mga bro, sa James Canlas Kweko Tay from San Beda Red Lions ito. At yun nga, ito pong school na ito ay hindi rin naman basta-basta, dahil champion school or champion team naman ito pong San Beda Red Lions, kung saan ang galing sina Robert Bolick. So ikaw, mga bro, sa salat po ng mga Barangay Ginebra San Miguel, ito po bang si James Canlas Kweko Tay dapat ba itong kunin sa draft, next draft ng Barangay Ginebra San Miguel? At sa tingin nyo po ba, babagay ba siya dito as a 6'2" guard nila? So komenta mo lang ang opinion mo, mga brods, at isa-isa natin yun. So salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it. I just